pinakakaibang hostel sa buong mundo. Kahit overnight daw hindi ka tatagal dito, yung iba ayaw nang bumalik talaga dahil sa kadahilanan ng claustrophobia. Madaming hakahaka tungkol sa lugar na to, kaya susubukan ko kung totoo. Bago makapasok dito, kailangan mo muna mag-inmate uniform at kuhanan ng mugshot. Grabe guys, ito yung mga dating nahuli, oh. After makuha na ng mugshot, saka lang ako pinapasok. Wow. Sa unang tingin, parang isang oras lang ang kaya ko ditong abutin. Pero meron tayong dito mga task na kailangan tapusin. Pangit lasa. So far, malinis naman siya, kaya plaster agad sila. Pero kung claustrophobic ka, please lang mag-skip ka na dahil ipapakita ko next ang kanilang selda. Sinarado na guys, oh my god. Shucks. Grabe, ito yung kwarto natin guys. Tutur ko muna kayo sa room natin. Tingnan nyo, sobrang liit. Yung kamay ko, hindi tayo matutulog. Grabe guys, ang liit, tingnan nyo naman. Ito pala yung isang reklamo ng dating preso dito. At dito na nga nag-umpisa ang unang problema. Dahil 6'5 ang height ko at sobrang liit ng kwarto. Sandi pa lang talaga siya guys, oh my god. So ito yung mga gamit sa selda natin. Meron tayong bunk bed, upuan, lamesa, libreng tubig at tissue. Kung magagawa lang natin dito, siguro pwede tayo mag-meditate. Yan o. Naka-double lock tayo guys. Hindi tayo makakalabas dyan. Chinek ko agad kung may ipis sa selda. Ito naman, medyo malinis naman dito. Lalo sigurong ipis dito or what? Buti na lang wala akong nakita, kaya plaster na naman sila. Isang kalaban natin dito ay pagkabagot. Pero ganun pala pag walang distraction. Amazing na sa akin yung switch ng ilaw at pindutan ng aircon. Uy, galing! Gagi, meron tayong ilaw. Di ko alam kung napansin mo, pero wala pala akong kubeta dito. Kaya nakiusap muna ako kung pwede kong i-check yung banyo. Open please, open. Toilet, toilet. Shared bathroom pala yung CR nila dito. Ibig sabihin, may kasama ka. Ayan, para hindi ka na mag-post na lagi kang mag-isa. Di ko alam kung malinis yung CR sa mga ganito eh. Pero titingnan natin, tara. At pagpasok ko, nakakagulat ang nakita ko. Grabe naman. Toilet nila guys, merong bidet. Tara, try natin kung magana. Oh, lakas! Ang lakas ng bidet. Laki sobra ng panyo nila guys. Ako nakikitang tao dito. Scary, di ba? Yung nakakulong ka tapos ikaw lang mag-isa. Kaya chinek ko kung meron akong mga kosa. Yun, grabe. Ito, medyo okay lang sa kanya kasi nakikita niya yung labas. Sa akin, hindi. So far, ito lang makikita mo sa loob ng prison hostel na to. Maliit na selda at malinis na banyo. Pero dito daw matatagpuan ang pinakamagandang gym sa buong mundo! Yan na yun? What? Pamatay bagot natin is ito. Kahit ganito gym dito, nag-exercise pa rin ako kasi wala naman akong choice. Dahil hindi naman ako ang Lady's Choice Mayonnaise. Trick ang araw, nag-jogging na lang ako kasi kailangan mo talaga libangin sarili mo dito. Sa panahon ngayon, bawal tumunganga kahit... Guys, ito lang yung view natin sa taas. 1 or 2 days siguro pwede na. Pero pang matagalan, dapat talaga may kasama ka kasi mahirap dito. Lalo na pag single ka. Tapos yung gym equipment nyo, isang pirasong ganito. Buti na lang, may nakita akong mga halaman. Kaya diniligan ko para may magawa naman akong iba dito. Hanggang may nadiscover akong kakaibang dahon. Di ko alam kung anong dahon to guys. Pero lima siya. Nakaganon no? Ngayon ko palang nakita, mayroon pala sila dito sa kulungan mismo guys. Yan o, para siyang star. Di ba ang galing? Angas! Para siyang star dun sa Captain Marvel. Meron din pala silang CR sa floor na to. Kaya after mo mag-exercise, pwede ka maghilamos at maligo dito. Susubukan ko na sana ang pagkain nila, kaso nalit ako. Kaya sabi ko, maling na lang at longganisa. Masarap naman yung pagkain siguro na isiserve nila dito. Yun ang akala mo. After ng ilang minuto, dumating na nga ang inaakala ko. Excited na ako kumain, pero nagulat ako sa binigay sa akin. Dahil ang laman ng plato ay ito. Yun pala ang meaning ng maling sa salita dito. Insekto! Pero okay lang, laman tiyan pa rin yan. May tsura pa, pero bahala na. Kailangan ko ng lakas. Ain ba?
Nabusog naman ako sa pagkain nila. Ayan, kitang-kita naman sa itsura, di ba? Pero bukas daw pag open ng kitchen nila yung totoong pagkain na. Kaya naligo na lang ako para diretso higa na pag inantok ako dito. Pero real talk, sobrang bagal ng oras sa ganito. What more kung buwan o taon pa tapos mag-isa ka? Kaya kung napapanood mo to, pahalagahan mo ang freedom mo. Kasi hindi lahat ng tao natatamasa to. Kita-kits tayo ulit bukas. Good night. Maga na ata, o nga. Okay naman ang tulog ko, kaya pagbangon ko inayos ko agad ang kama at pumila na sa labas ng selda. Para daw i-check sa headcount kung may nakatakas ba. Kahit ako lang naman mag-isa. Ang saya, di ba? Pero gusto ko talagang mauna sa gym nila. Pagod. Mas na-appreciate ko ngayon yung mga nakikita ko sa labas kahit hindi ko sila abot. Ngayon oras na para tikman ang sinasabi nilang best breakfast dito. Malaya na ako dito, pero ang tanong, malaya nga ba talaga tayo? Or nakakulong sa modernong selda na to? Ikaw, ano sa tingin mo? Yo, maraming salamat sa panonood and shoutout kay MG Summer at Sheila. Every video meron tayong dalawang isa shoutout, i-comment nyo lang, Kuya, malaya ka na. And please subscribe para ma-hit na natin ang 100,000 subscriber goal this year. Kita-kits next week. Peace! Pero bangun na ako.